sanlan. Ang Diyos sa kanya'y nag-atas na tumingin at lumingap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang isposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos, nagpapasalamat, nagsisisi, at nag-aalay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ni San Jose, ang tumayong ama ni Jesus dito sa lupa. Hilingin natin kay San Jose na katulad niya, matuto tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, tanggapin si Jesus sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang katuparan ng pangako ng Ama para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang salita na nagkatawang tao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay dumating sa mundo upang makipagkaisa sa amin, upang kami makipagkaisa sa Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan noong ito'y simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanyaring panalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang magahari sa aking bayan na magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin. At mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya't walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananali upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan,
kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Purihin ang buong mahal sa angking niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng pumbahan. Walang hanggan, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya ang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, animoy tayo'y
humihintog saglit mula sa pagtitika ng Kwaresma upang ipagdiwang ang kapistahan ni San Jose. Kaya napansin ninyo, tinanggal muna natin ang lambong, ang takip ni San Jose upang ipaalala sa atin ang kanyang kadakilaan. Sabi nga po, ang santong sumunod na dakila kay Maria, ang pinakadakilang santong lalaki, hindi pari, hindi obispo, hindi santo papa, kung hindi isang ama, isang may asawa. Alam po ninyo yun, ang pinakadakilang santong lalaki, hindi pari, kundi isang may asawa, isang ama, isang laiko na katulad po ninyo. Sapagkat ito'y walang iba kundi si San Jose. Dakila si San Jose katulad ng mahal na birhen, sapagkat sila ang naging kasangkapan para si Jesus Nazareno ay masugo ng Ama sa mundo. Kailangan ni Jesus dumaan sa isang pamilya kung siya'y magiging tunay na tao. Hindi siya pwedeng sumulpot na lamang. Opo, ang tawag sa Santo Niño, hulog ng langit. Pero hindi pwedeng basta nahulog na lang siya sa langit. Kailangan niya dumaan sa pamilya. Magkaroon ng ina. At hindi naman pwedeng ina lang. Kung dahil pag ganoon, mas lalong mahihirapan dahil ang tingin ay nasa ng katambal ng ina ni Maria, at yun ay walang iba kundi si San Jose. Kaya siya ang tumayong ama ni Jesus dito sa lupa. Siya ang tagapagtanggol, tagapangalaga ng tagapagligtas. Biruin niyo yun. Si Jesus ang tagapagligtas, pero nangailangan din siya ng tagapagtanggol at tagapangalaga. At ito'y sa katauhan ni San Jose. Hindi ho nagsalita si San Jose sa Biblia. Kaya siguro sabihin ng mga asawang lalaki, kaya pala hindi kami nakapagsasalita, no? Sa bahay. Yung mga mister na hindi makapagsalita, ayan, patron nyo si San Jose. Nananahimik lagi. Hindi naman siguro siya pinatatahimik ng mahal na biren. No? Pero bukod tangi iyon sapagkat ito'y napakahalagang disposisyon para mas maintindihan mo ang kalooban ng Diyos, manahimik. Kung nandun kayo sa labas, mahirapan kayong pakinggan ako. Kaya nga misan, alam niyo po, gusto ko yung misa ng alas 4, alas 5 ng umaga, kasi ang tahi-tahimik pa, walang masyado pang sasakyan. Dinig na dinig ko, lalo na yung sagot ng mga tao sa simbahan. Pag tahimik, mas madaling makinig. Ganon din sa buhay. Hindi lang yung physical na katahimikan. Kung hindi yung katahimikan ng puso. Kaya nga pag misa din, inaanyayahan tayong manahimik muna. Huwag muna kayong magdadasal ng kung ano-ano habang nagmimisa. Huwag yung sabayan ng misa. Hayaan natin ang pagdarasal, ang pag-aalay ni Jesus sa Sareno, ang mapakinggan natin para mas malaman natin. Pag nanahimik, makakapakinig. Kapag nakapakinig, makakasunod.
Ulitin ko po, pag nanahimik, makakapakinig. Kapag nakapakinig, makakasunod. Siguro nga kaya hirap tayong makasunod dahil hirap tayong makinig. At hirap tayong makinig dahil hirap tayong manahimik. At sabi ko nga, mas mahalaga ang katahimikan ng puso. Kasi pwedeng tahimik lang ang katawan. Ngayon, halimbawa, karamihan sa inyo, tahimik. Mukhang tahimik. Pero yung kalooban, maingay. Yung isip, magulo. Iniisip mo na ngayon yung kakanin mo mamaya. Yung bibilin mo mamaya. No? Hindi na nanahimik yan. Iniisip mo ngayon yung kaaway mo. Kasi hanggang ngayon, hindi makaalis-alis sa isip mo yung atraso niya. Nasa simbahan ka na, pero yung galit pa rin ang nasa isip mo. Kaya si San Jose, madali niyang napakinggan at nasundan ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, simple lang daw ang utos ng Diyos kay San Jose. Sa iilang tagpo, sa tatlong utos, tatlong tagpo, isa lang ang salitang utos ng Diyos, kunin mo, take it. Kunin mo si Maria nung nag-aalinlangan siya. Kung pakakasalan niya si Maria kasi natagpuan niya, nagdadalang tao na si Maria. Anong sabi ng anghel? Kunin mo si Maria, pakasalan mo si Maria, kunin mo. Kunin mo si Jesus. Nung sila'y tatakas, nung papapatay ni Herodes, ang mga bata, anong sabi sa panaginip? Kunin mo ang bata. Kunin mo si Maria. Dalhin mo sa Ehipsyo. Ilayo mo rito. Nung namatay na si Herodes, anong sabi uli ng anghel? Kunin mo si Maria. Kunin mo si Jesus. Ibalik mo sa bayang tinubuan. Kunin mo si Jesus at si Maria. Buong buhay ni San Jose, ganun ang kanyang ginawa. Kinuha niya si Jesus Nazareno sa kanyang buhay. Kinuha niya si Maria katuwang sa kanyang buhay. Ngayong araw na ito, kung hihiling tayo ng payo kay San Jose, papaano maging dakila? Paano maging masaya? Paano masunod ang kalooban ng Diyos? Natitiyak ko ang sasabihin lang ni San Jose, kunin mo si Jesus Nazareno. Kunin mo ang mahal na birhen sa buhay mo. Pag sinabi natin, kunin mo si Jesus, ibig sabihin nun, kunin mo lahat ng pinahalagahan niya. Katotohanan, kabutihan, kapatawaran, kapayapaan. Lahat ng mahalaga kay Jesus Nazareno, mahalaga rin kay Maria, mahalaga rin kay San Jose. Hindi mo pwedeng kunin si Jesus Nazareno, pero ayaw mong magpatawad, ayaw mong magbigay, ayaw mong makipagkasundo, ayaw mong tumulong. Hindi mo talaga kinukuha si Jesus pag gano'n ang buhay natin. Kunin mo ang kanyang pag-ibig. Kaya ngayong araw na ito, ito yung ipagdasal natin. Katulad ni San Jose, kunin natin si Jesus at si Maria sa ating buhay. Kaya pala, alam nyo si San Jose ay patron din ng maganda at mapayapang kamatayan. Happy death. Siya rin ang patron ng happy death. Alam ko iba sa inyo, Father, saka na natin pag-usapan niyang kamatayan. No? Diba, ang tema nga natin, ibig po naming makita si Jesus nung Linggo, yan ang Ebanghelyo. Kapag ako'y nakipag-usap, sabihin ko, sinong gustong makakita kay Jesus? Pero iba sa atin,
wag mo po na ngayon. Kasi alam natin, pag nakita mo si Jesus, kailangan mamatay ka muna. Pero si San Jose, ang larawan ng magandang kamatayan, hindi yung magandang make-up mo o maganda suot mo pag nasa ataul ka na. Bakit daw siya ang patron ng magandang kamatayan? Sapagkat sa kanyang huling sandali, kinuha siya ni Jesus at ni Maria. Siya'y namatay ayon sa tradisyon sa kanlungan ni Jesus at ni Maria. Sangka pa? Di ba yun ang pinakamainam? Ang nasa tabi mo, si Jesus at si Maria. Bakit? Bakit siya kinuha ni Jesus at ni Maria? Sabi ko nga sa inyo, buong buhay niya, kinuha niya si Jesus at si Maria. Kaya naman sa bandang huli, siya naman ang kinuha ni Jesus at Maria. Ipagdasal natin ang bawat isa na habang tayo'y nabubuhay, katulad ni San Jose, kunin natin, tanggapin natin si Jesus at si Maria upang katulad pa rin ni San Jose, sa dulo ng ating buhay, tayo naman ang kunin ni Jesus at Maria. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilyang lahat ng ating kahilingan. Ang ating tugon, Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkulin, pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan,
Nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandahang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mong aming mga hinaing, dala ng aming pananampalataya. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa'yo Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, niloob mong magpakasal kay Maria Birheng Mahal, si Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Galang at pag-ibig natin ngayong awitin ang Ama namin. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama,
Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lingkod na maaasahan, mapagkakatiwalaan, gantimpalay inyong kamtan, saluhan sa kagalakan, ang buong pinaglingkod. Kuran, ang aking biyaya'y sapat na sa inyo dahil ang aking kapangyarihan ay lubos na maipamalas sa inyong kahinaan. Lingkod na maaasahan, mapagkakatiwalaan, gantimpalay inyong kamtan, saluhan sa kagalakan, ang puong pinaglingkuran. Tulad ng maawaing ama, sinasalubong tayo, ibinabalik ang ating dangal, tinuturuan tayong bumangon at nagagalak. Lingkod na maaasahan, mapagkakatiwalaan,
sa luwan, sa kagalakan, ang buong pinaglingkuran. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahin na Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa patuloy na pagsasaayos, paglinis at paggawa ng simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Bukas po ay may pabihis ng Nazareno at magkakaroon din tayo ng pabihis sa ating mga kapatid na kapuspalad sapagkat hindi lang ang imahe ang ating binibihisan. Ang debosyon natin sa Kanya dumadaloy din sa ating kapwa. Ang nananahimik, ang makakapakinig at makakasunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ni San Jose, tanggapin natin si Jesus at Maria sa ating buhay upang sa dulo tayo naman ang tanggapin ni Jesus at Maria. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
sasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,